dito sa Pulang Lupa 1, Las Piñas. At meron na naman tayo dito, pinakatawag scooter ni Lucy, Lucy Breeze 150. Excited na nga ako kasi pasok ito sa budget-friendly category. Balita ko rin maganda yung kanyang engine, subok na, at maganda rin yung kanyang braking system. I-check na nga natin yung kanyang specs and also the price. Ang una nating topic dito, yung kanyang color variant. Meron siyang 3 available colors. Meron siyang red, white, and ang binablog natin ngayon na kulay itim. Pag-usapan naman natin yung kanyang tindigan, guys. Makikita talaga natin na meron siyang kamukha, yung pinakasikat na scooter dito sa Pilipinas. Pero dito sa kanyang assembly, dito sa kanyang headlight, ayan, may binago sila dyan. Iba yung pagkakadesign nila dito, at kung makikita mo yung motor nila na si Flex na 125, yung pinaka-first nila na FI, may resemblance yung pagkakadesign sa kanya. Dito nga tayo sa kanyang front wheel, ang size nito, 80x90x40. Hindi rin naman siya ganun katabaan at hindi rin siya ganun kanipis. At sa tingin ko pa lang, makapit to sa highway. Makikita natin na napakaganda rin ng design ng kanyang rubber. And ang brand ng kanyang gulong, Yuan Sing. Ito ay tube type pa rin, hindi pa siya tubeless. Pero convertible din to kasi nakamags naman siya. At pagkaka-finish naman ng kanyang mags, matte black, same sa likod. At yung kanyang braking system dito sa harapan, naka-disc brake na rin, which is very okay. Two-pot caliper, kulay itim na rin siya. Tapos dito, may itim na rin dun sa gitna ng kanyang disc. At ang maganda nga dito, napaka-effective nung kanyang braking system kasi naka-combi brake na siya. Sa suspension naman niya, makikita natin dito naka-telescopic fork pa rin siya. Pagkaka-finish naman nung kanyang telescopic fork, glossy black yan, and may tatak ni Rosie dyan. At yung kanyang speed meter sensor, ayan, cable pa rin siya. Dito naman tayo sa kanyang fender. Makikita natin dito, hindi siya pa-curve yung pagkakadesign sa kanya. Marami siyang edge. Ayan, makikita niya sa picture. Madami siyang mga kurba. And may nakasulat din dito na combi brake. Tingin ko medyo manipis yung pagkakalagay ni Rosie dito ng fender. At dito naman, medyo mababa lang yung kanyang fender. Pero pwede mong dagdagan niya ng mudguard. Kasi dito sa ilalim niya, may air vent na rin dyan, pasukan ng hangin. May gamit din yan, no, para mahanginan yung makina natin sa loob. At makikita rin natin, naka-expose yung kanyang bakal dyan. Ibig sabihin, kung hindi mo siya naaalagaan, pwedeng magka-corrosion yung bakal niya dyan. Kaya kapag winawashingan mo, dapat tinatanggal yung lupa o putik na andun sa kanyang frame sa loob. Ayun, dito na nga tayo sa kanyang headlight. Ang headlight naman ito, guys, split type yan. And of course, maganda, naka-LED na yan, pati yung kanyang turning lights. Mas maganda yan, mas matipid sa battery consumption. Check naman natin yung kanyang ilaw. Ito yung kanyang ilaw, maliwanag din siya, no? And napaka-aggressive, napaka-sungit niya. Pag makikita mo siya in actual, napaka-sungit talaga nung pagkakadesign nitong kanyang headlight. And ang maganda dito, meron din siyang daytime running light. Ayan. At kasama rin dito yung kanyang signal light. Napaganda rin nung kanyang signal light. Hindi lang siya isang buga na ganyan, may animation din siya pa ganyan, no? Ayan. Dito naman sa kanyang pinakababa, yung winglet, may design na rin dito na nag-extend hanggang dito sa pinakaibabaw niya. Okay naman yan. And ang decals niya dito, ito pa fade na kulay red saka kulay puti. Napaganda rin ng ginawa dito ni Rosie kasi may design na rin siya dito sa pinakaharap niya. Which is very good naman. Isa rin sa nagustuhan nating feature dito sa motor na to, meron na rin siyang park brake, which is dun sa mga ibang motor na scooter natin ngayon, hindi na i-include, no, pero kay Breeze na include siya. Kudos. Okay, no, okay. Dito naman sa kanyang mga lever, ayan, coated na rin siya ng kulay itim. Dito naman sa kanyang rubber, maliit lang siya, para siyang Honda Beat. At dito sa pinaka tip niya, okay rin to kasi bakal rin yung ginawa nila dito. Bakit naman natin sinasabi na okay yung bakal yung end nito? Kasi kapag natutumba ka, ito yung unang tumatama dun sa sahig. Kaya pag natama to, hindi agad masisira itong rubber mo dito. At ang mga buttons naman natin dito, basic lang din yung kanyang dimmer, yung kanyang busina, and yung kanyang turning lights button. Subukan natin yung kanyang busina. Yan yung kanyang busina. Dito naman tayo sa kanyang right side, guys. Ang makikita natin dito, may kill switch na rin to. Yung kanyang headlight option, yung kanyang dim, saka yung kanyang headlight. And itong motor na to, hindi pa aho or automatic headlight on. Okay lang din naman, kung gusto nating makatipid sa battery consumption, pwedeng-pwede nating i-off. And ang kanyang starting system, meron na rin tong push button. At syempre, hindi pa rin nawawala. Nandyan pa rin yung kanyang kickstart. Dito naman tayo sa kanyang semi-digital panel gauge. Makita natin, maliit lang to. Ayan. So ang present lang dito, yung kanyang signal light. Pakita natin. Open natin.
Ayan. Maganda rin yung kanyang panel gauge dito. Tapos dito, yung fuel indicator niya, ayan. Ka-LED na yan. E kung empty, F kung full. At dito makikita natin sa taas, yung kanyang signal light indicator. Ayan, magkabilaan. Left and right, okay yan. Para makita natin kung naka-left ba or naka-right tayo. At yung kanyang high and low. Open natin yung kanyang ilaw. And then, ayun. Yung kanyang high. So, yun lang yung makikita natin dito. Wala siyang time, wala siyang voltmeter, at wala rin siyang check-in. Kasi itong motor pa lang na to ay carb type. Dito naman tayo sa kanyang packet, guys. Makikita natin may dalawang packet siya, which is very okay. Ang downside lang na nakita ko, hanggang dyan lang siya. Sobrang babaw lang niya. Pero much better na rin kasi meron kesa wala. Dito naman tayo sa kanyang kabila. Ito ay mechanical key pa rin. Hindi pa siya nakakiles. Ayan, kung gusto mong i-open yung seat, isa rin sa maganda dito, may push button na rin siya dito para sa kanyang seat, and meron na rin siyang shutter key. Subukan natin buksan yung kanyang upuan, itatapat mo lang dun sa seat. Ayan, bukas na. Isa rin sa magandang feature nila dito, yung kanyang flatboard. May mga design na rin siya para mas maganda yung friction dun sa ating footwear, at meron din siya dito sa pinakaibabaw ng utility hook, pampalengke. Hindi mo na kailangan buksan yung compartment mo, sabit mo na lang dyan, good to go ka na. At isa sa napansin ko dito sa kanyang fairings dito, maganda rin yung design niya. Dito sa kanyang belly dito, may air intake na rin siya dyan, tapos carbon type design na rin siya dito, saka dyan. At kung naghanap ka talaga ng budget friendly na motor, pwede mo itong i-consider, maganda rin siya. Ito naman yung pillion footrest natin. Ang kasing size nito, Honda Beat. Tapos dito sa kanyang side stand, guys, wala pa siyang side stand sensor. Ito naman yung itsura ng kanyang upuan, guys. And dito sa pinakaibabaw niya, may Russian na logo. At napakaganda na rin nung design ng kanyang upuan. And ang na-feel ko dito, malambot yung kanyang upuan. Doon naman sa kanyang grab bar sa likod, hindi masakit sa kamay, matte black yung pagkaka-finish dyan. Dito naman tayo sa kanyang likod, lahat ng ilaw na nito, LED, tail light, signal light, at meron rin siyang plate light. Ayan, mahaba rin yung kanyang fender dito, at may decals din siya na breeze dyan, combination ng kulay puti at saka kulay red. Subukan naman natin yung kanyang signal light at saka yung kanyang turning lights. Napakaganda nung design niya dito, lalo na dun sa kanyang stoplight. Napaka futuristic. Pag-usapan naman natin tong kanyang makina, GY6 pa rin to. Single cylinder, single overhead cam, and naka-carb type pa rin to. Yung kanyang crankcase dito, hindi yan kulay blue, plastic lang yan. Kulay black yan, alloy cover siya. At maganda rin dito sa kanyang likod, hindi mo halata na naka-drum brake siya kasi meron siyang plastic cover dito. Ang suspension naman niya dito, naka-monoshock lang din siya. At dito naman sa likod, mas mataba yung kanyang gulong, 90x90x14. Open naman natin yung kanyang compartment. Una nating napansin, wala siyang hydraulic. Pero dito, meron naman siyang helmet hook dyan, which is very okay. Dito sa ilalim ng kanyang upuan, may tool organizer din siya. Pwede mong ilagay dyan yung mga basic tools mo. At meron din siya paper organizer dyan sa pinakataas. Ito naman yung underseat compartment. Try natin yung isang helmet. Hindi siya kakasya. Half face, pwede siguro yan. And malalim na rin to, marami ka na rin yung mailalagay dito. Ito naman yung kanyang gas tank. And capacity nito is 5.5 liters. At ang gas consumption nito, same lang din siya nung gas consumption ni Rapid na 150. Kasi pareha sila ng makina. Yung source natin ay yung mekaniko ni Rusi. Ang fuel consumption nito, pag nasa city driving ka, 29 to 32 kilometers per liter. Pero pag nasa highway ka naman, nasa 32 to 37 kilometers per liter. Kung nasubukan nyo na si Rapid na 150, tapos nilagay dito sa mas maliit na kaha, mas magaan, mas may takbo to, and mas may power. Pag-usapan naman natin, guys, yung kanyang maximum horsepower. Meron tong 7.8 kilowatt at 7,500 RPM. Sa kanya namang max torque, meron tong 10.5 newton meter at 5,500 RPM. Dito naman tayo sa kanyang right side. Dun sa kanyang cooling system, air-cooled pa rin to, pero sa design naman niya, parang naka-liquid cooled na rin siya. Ayan, maganda yung pagkakadesign nung kanyang cover. And dito naman sa kanyang pipe, mahaba din yung kanyang heat guard. At ang maganda ditong feature nito, meron rin siyang mud guard dyan.
Isa pa sa nagpastig sa tsura nito, makikita mo siya in actual, meron siyang air intake dito sa pinakailalim, which is umangas siya tignan, lalo na pag binabanking mo siya, magpapakita yan. Sa height naman nating 5'6 guys, gawin nyo na akong reference. Tignan naman natin yung comfort natin dito, yung kanyang flatboard, yung space ng ating tuhod, kung mabigat ba siya. Ang napansin nga natin dito, mas may legroom pa ito kesa kay Flair na nasubukan na natin. Mas maganda, mas maluwang. At ang maganda, abot natin yung floor dito sa motor na to. Sa brakes naman niya, makapit talaga yung combi brake niya. Suspension niya, nakita nyo, napakalambot din, nagpi-play harap at yung kanyang likod. At yung kanyang upuan, makapit yung pantalon natin, comfortable din, malambot yung foam na nilagay dyan. 103 kilos lang to, no? Pwedeng pang babae kasi magaan lang din siya. Pwedeng pang singit to. SRP naman guys, napakaganda nitong i-cash kung may pang-cash ka, 55,000 pesos. And balita natin, meron ding discount si Rusing binibigay. Malaki-laki kung nakasubaybay ka sa mga Rusi series natin, pero nakadepende pa rin yan sa mga kasang pupuntahan nyo. And kung gusto nyo ng installment, pwedeng-pwede naman. Minimum down payment ka ng 3,000 pesos. Ang 3 years mo, 2,575, and may rebate pa na 300 pesos. And take note, minimum of 3,000 pesos down payment. Ibig sabihin, pwede mo pang dagdagan yung down payment mo para mas mababa pa yung installment mo for 3 years. Para sa inyo naman guys, sulit ba si Breeze 150? Yung mga keyboard warriors natin dyan, i-comment nyo na yung mga nasa isipan nyo dun sa comment section. Kung gusto nyo makita in actual, itong unit na to, ilalagay ko na lang dito yung kanilang location, yung kanilang FB page, at yung kanilang contact number in case na gusto nyo mag-inquire. Sana po masupport nyo ko sa ating YouTube channel. I-click nyo na yung subscribe button at yung bell button para lahat ng upload natin. Ma-notify kayo, pati na rin sa Facebook at TikTok. Follow nyo na rin po ako dahil nag-upload din po tayo doon. Yung link ay nasa description sa baba. At hanggang dito na lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Ride safe!